Panginoon ay muli. Alam niya ay dahilain. Panginoon ay purihin. Alam niya ay dahilain. Panginoon, ikaw ang may dagat at lupa, buwan, araw at mga ituin ang nilalang sa papawiri. Panginoon ay muri, ngalan niya ay dahilay. Panginoon ay muri, ngalan niya ay dahilain. Ngalan niya ay dahilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, ngayon, 5 ng Pebrero, Lunes, atin pong ginugunita si Santa Agata Martel. Siya ay patrona para sa naghahanap ng kagalingan sa kanser, sa patrona sa lahat ng mga nasunugan at mga kalamidad. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intention para sa araw ngayon. Ang inyong mga intention kay narito sa loob ng Basilica Minor at Dambana, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intention mga nakaisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at Ukraine, at yung mga nabiktima ng kalamidad ng baha sa Mindanao. Mga kapatid, sa aklat ng mga hari ay dinala na ang kabanang tipan sa itinayo na templo ni Solomon upang magnanahan na ang Diyos sa piling ng kanyang bayang hinirang. Sa ating ebanghelyo, ang mga tao ay nagpuntahan sa ating Panginoong Hesus upang mapagaling sa kahit anumang karamdaman na kahit makahipo lang sila sa kanyang damit, sila'y magkaroon na ng kaligtasan. Sa buhay natin, tayo rin na naghahanap ng kagalingan ng mga solusyon ng ating mga suliranin ng mga biyaya na mula sa Panginoon na ating kinakailangan. Ngunit sa mga sandali na tayo naghinawa ng lalamig, udili kaya ang ating pananalig at panampalataya ay humihina na at tayo nagkasala, lumulog po tayo sa mga Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at mater na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na mater at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya, nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban, kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap, anupat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, "O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaban ng tipan, sa bukid ng Haar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Panginoon ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ang kaban, ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, baya ang maghayag ng iyong pagliligtas, ang mga hinirang sumigaw sa galak, sa lingkod mong David, may pangako ikaw, Panginoon namin, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kaniyang dinamot. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Hinesaret, ay sinasad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kahit nagmamadaling nilibot ng mga ito, ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan. At lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ikalima na linggo sa kaniwang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong paksa ay tungkol sa pagnanahan, presensya. Ang tao bilang isang maunlad at pinakamatalino na nilikha ng Diyos ay laging naghahanap ng presensya o ng pagnanahan. Pagnanahan man sa mga miyembro ng pamilya, pagnanahan sa mahal sa buhay, pagnanahan sa isang tao na nagbibigay ng saysay sa kanyang buhay, at lalo't higit na ang pagnanahan ng isang Diyos na magbibigay sa kanya ng biyaya, kagalingan o kakaibang eksperyensya sa buhay. Lagi tayong nagkaroon ng mga simbolo ng pagnanahan. Sa ating simbahan, mayroon po tayong mga Blessed Sacrament, simbolo ng pagnanahan. Yung iba, may mga templo, mga kapilya, mga simbahan, mga bahay dalanginan, mga ermita at iba pa na simbolo ng pagnanahan. Sa atin naman, kapag ka ikaw ay may pamilya, ang pagnanahan ay na simbolo ng bahay o tahanan. Kaya tinatawag na tahanan, tahana, tigil na, sapagkat doon na titigil, doon na magnanahan. Sa ating unang pagbasa, ang pagnanahan ng Diyos ay dinala sa templo na ginawa ni Solomon. Sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 8, verso 1 hanggang 13, na kung saan dati nakatira lang sa tolda ang kaban ng tipan ng simbolo ng presensya o ng pagnanahan ng Diyos, ngayon dinala na sa templo na magara na ginawa ni Solomon upang ang lahat ng tao ay makakita ng simbolo ng pagnanahan ng Diyos na una sa lahat, tumutulong sa kanila upang sila ay mapalaya sa pagkaalipin sa Ehipto, upang sila ay bibigyan ng gabay sa kanilang paghubog at pagtayo bilang sambay ng Diyos, upang sila ay mamuhay sa may kaligtasan at may pag-asa na buhay. Kaya sa atin pong Salmo 131, versikulo 8, ang salmista ay nanalangin, Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Nananalangin upang makaranas ng presensya ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6,
versikulo 53 hanggang 56, ang mga tao, nangangailangan sila ng isang tunay na pastol na magnanahan sa kanila. Isang pinangako na Mesiyas na ang mga propeta ay nagsabi na ang Mesiyas ay ang presensya ng Diyos na magnanahan sa kanilang piling. At siya ay magiging kanilang gabay, patnubay, at magbigay sa kanila ng kagalingan. Ang ating Panginoong Isus, Mesiyas, salita ng Diyos na pagkabigkas nito ay nagkaroon ng katawang tao. Salamat sa tulong ng mahal na Birhen Maria. Siya ang naging presensya ng Diyos. Kay saan man siya pupunta, siya ay nagtuturo, siya ay nagpapagaling sa mga may sakit at may karamdaman at may kapansanan at kanyang pinalayas ang demonyo. Ang mga tao na nagugutom ay kanyang pinapikain. Ang mga taong nawala ng pag-asa ay binigyan niyang pag-asa. Ang mga taong naghahanap ng saysay ay binibigyan niya ng isang Diyos na Diyos ng may dakilang pag-ibig. Kaya ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, Verso 23, ng ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang 12 na alagad, tumawid sa lawa. Pagkarating doon, pagkasadsad ng ilang bangka, ang mga taong naghihintay ng presensya ng Diyos, ng pagnanahan ng Diyos. Binabalita kaagad, dumating ang Mesiyas na Panginoong Hesus Nazareno at dinala ang lahat ng mga may karamdaman sa kanila. Sapagkat ang lahat ng may mga karamdaman o may kapansanan ay hindi po tinuturing na kabilang sa chosen people of God o hinirang na bayan ng Diyos. Kaya dinala po upang mapagaling sila. At kung mapagaling na sila, maging buo na ang sambayan ng Diyos. At maging buo ang sambayan ng Diyos, sa gitna nila, magnanahan na ang tunay na presensya ng Diyos, ang ating poong Hesus Nazareno. Sa buhay natin, hinahanap-hanap rin natin ang presensya ng Diyos sa iba't ibang paraan. Mayroon tayong mga debosyon. Mayroon tayong mga pagnilay-nilay at pagbulay-bulay. Mayroon tayong pagbasa ng Biblia at mga banal na aklat o mga aklat na siyang tutulong sa atin upang madama ang presensya ng Diyos. Mayroon tayong mga ehersisyo o mga retiro na kung saan doon tayo magkaroon ng pagkatipon-tipon upang tayo ay makadama sa presensya o pagnanahan ng Diyos. At higit sa lahat, mayroon tayong Eucharistia o banal na misa dito sa ating pagtitipon, atin pong madama ang pagnanahan ng Diyos. Ang unang bahagi nito na tinatawag na liturhiya ng salita ng Diyos, atin pong mapakinggan at bubusugin tayo ng salita ng Diyos upang ang pagnanahan niya ay isang pangangaral para sa atin upang ating makikita ang saysay o kahulugan ng buhay. Ang pangalawang bahagi ng banal na misa ay liturhiya ng Eucharistia. Eucharistia ay salitang Griego, ibig sabihin pasasalamat. Tayo nagpapasalamat sapagkat nag-alay ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay para sa atin upang tayo maligtas at matubos ng ating kasalanan. At dahil dito, mapabilang tayo sa isang bagong sambayanan ng Diyos na kung saan ang pagnanahan niya, ang presensya niya ay siyang nagbigay sa atin ng pag-asa na kung tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos, tayo rin ay magnanahan kasama niya sa kalangitan. Kaya, Eucharistia, pasasalamat. Ang tinapay maging katawan ni Kristo. Ang bino o alak maging dugo ni Kristo. Simbolo ng kanyang sakripisyo. Dahil nagnanahan siya hindi lang upang sambahin. Nagnanahan siya, nag-aalay siya ng buhay upang tayo makasama niya sa pagnanahan. Nanda siyang mamatay para sa atin upang ipahayag ang dakilang pag-ibig niya sa atin. Sapagkat ang pagnanahan ng Diyos, ang tunay na kahulugan nito ay ang pagnanahan ng Diyos ng pag-ibig at tayo'y kailangan rin mag-respond din ito sa pamamagitan ng ating pagmamahalan
o mabuhay sa pag-ibig, magkaroon ng kultura sa pag-ibig, magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos na ang bawat pamimintuho natin na ang Diyos ng pag-ibig ay siyang magnanahan sa ating mga puso, ang Diyos ng pag-ibig ay siyang magnanahan sa ating mga tahanan upang ang ating tahanan ay tumahan na tayo sa presensya na nagpapabanal, na nagliligtas at nagbibigay kabuluhan ng buhay ng bawat isa na nananahan sa tahanan. At kung tayo dito sa tahanan ng Panginoong Nazareno na isang pambansang tahanan ng ating Panginoon, ang kanyang presensya ay hindi tayong naghanap sa kanya. Hinahanap niya tayo upang tayo'y makadama ng kanyang mapagmahal na presensya upang marunong tayong umugnay sa kanya ng malaliman sa pag-ibig na tunay. Mistiko man na pag-ibig o pag-ibig na hindi malirip o pag-ibig na simple lang dahil yun lang ang kaya natin o pag-ibig man na devotional love, pag-ibig na pang-devotion lang o delikay pag-ibig lang dahil hinahanap natin siya, mapagaling ang ating mga kaluluwa, mapagaling ang mga iba't ibang mga sugat sa kalooban natin sapagkat siya na nagmamahal sa atin ay magpagaling ng ating mga puso. Siya ay maghilom ng mga sugat na psikolohikal at sosyal. Siya ay maghilom ng ating karamdamang espiritual sapagkat siya ay nagnanahan sa atin. Naway, madama natin ang kanyang presensya at pagnanahan sa ating debosyon na malalim at pag-ibig sa kanya na may saysay at kabuluhan. Amen? Puray natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang nangangailangang dumudulog sa kanya. Atin pong itutugon, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at may taas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso ay gan mo kaming laging handa. Hinhiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin ng kapatido upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang pag-alabi nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpakasakit ni Santa Agata sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay pararangalan. Siya'y kapanalig naming may panindigan, ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng saling buhay. Tulad na naganap siyang anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kay kaisa ng anghel si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, yet iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanwin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Agata, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mangaling na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My life into your hands.
your law. My Lord, fill me with your love. Speak your truth, let me be the bearer of your law. Ang lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. And ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magkapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya at pagdalaw dito sa tahanan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nakiisa sa pamagitan ng iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat na naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin ang lahat ng naglilingkod at lahat ng narito at lahat ng naugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magbuhos sa inyo na mga biyayang kinakailangan nyo. Shekinah, pagnanahan, ang Diyos ay kasama na natin. At dahil siya ay kasama natin, naway siya ang maging Panginoon at Diyos ng ating buhay at ng ating mga puso. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pagbasbas, na pagbabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Niyag mo sa pamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong hilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalala ng pangako ng sabi niya na ikaw ay kong ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayaking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan